watching the footsteps that we take. Many sin will follow in the choices that we make. So let us then be faithful to be what we should be, and be a good example that they can clearly see. Be an example of the believers in words and in conduct. Be steadfast in love, in faith and purity of life. For those behind us, let us stand within the gap and make a difference in our lives. Be an example to follow Christ. Let us then be watching the weary day by day, looking to encourage and to lead them in the way, to run the race with patience, on Jesus fix their eyes, and challenge them with excellence, that they might win the prize. Be an example of the believers, in words and in conduct. Be steadfast in love, in faith and purity of life. For those behind us, let us stand within the gap and make a difference in our lives. Be an example to follow Christ. Be an example of the believers, in words and in conduct. Be steadfast in love, in faith and purity of life. For those behind us, let us stand within the gap and make a difference in our lives. Be an example to follow Christ. Be an example to follow Christ.
Alright, magandang umaga po muli sa inyong lahat at ang impormasyong pangkalusugan ay muli umi-ere po para po sa inyo. At alam ko po, excited na excited na po kayo sa mga ating tatalakayin ngayon patungkol sa ating kalusugan. At sabi ko nga po, i-share nyo na ito sa mga kamag-anakan po ninyo, yung mga kaibigan nyo po dyan, upang marami pong makinabang ng ganitong klaseng programa, no? At muli, ako po si Brother Conrad at andito aking mga nagagandahang mga co-host para po sa kanilang unang pabati po para po sa inyo. Yes, Doc Julie. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat at muli nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nandito na naman tayo at I hope na nasa ayos kayong mga kalagayan at binabati ko ang mga taga North, South, East, West corners ng ating simbahan at ang mga area leaders at group leaders. At ang aking mga mahal sa buhay, hello kayo dyan at syempre yung mga kapatid ko at mga kamag-anak ko na rin daw sa isama. So magandang umaga sa inyong lahat. At syempre ang mga kakosa ko, ang mga senior citizen, good afternoon po, good morning sa inyong lahat at enjoy lang po tayo. Yun lang po, maraming salamat. Hello po, magandang umaga po muli sa inyo, mga kapatiran po namin, mga kaibigan na nagsusubaybay na po sa aming programa. Nandito na naman kami, Webes na naman, napakabilis po ng araw. So ngayon po ay maganda uli ang ating pag-uusapan. Magtawag na po kayo na inyong mga kaibigan, kamag-anak, magtag na kayo dahil napaka-informative po ang ating pag-uusapan ngayong umaga. At binabati ko na rin yung mga kapatiran natin sa ibang bansa. Magandang gabi po sa inyo dyan. At sana po kayo po ay nasa maayos na kalagayan. Okay, so maraming salamat po at enjoy nyo lang po. Nyo lamang po ang inyo pong panonood. Yun lamang po. Thank you. Ayun, maraming salamat po. At bago tayo magsimula, tayo po muna ay saglit na manalangin. Dakilang Diyos Ama, maraming salamat po muli sa oras na ito. Salamat Panginoon sa karagdagang buhay na ipinagkaloob niyo po sa amin. At muli kami po ay inyong magagamit para po sa iyong dakilang gawain, O Diyos. At muli pinapanalangin po namin, O Diyos, na patuloy niyo po kami yung pagkalooban ng right spirit and right attitude, Panginoon. At pinapanalangin din po namin, Panginoon, na patuloy niyo po na kami po ay pangunahan ang dalawang programang ito, ang impormasyong pangkalusugan hanggang doon sa The Baptist Lunch. Ay dalangin ko po, O Diyos, ang inyong kamay ang siyang mangibabaw po dito, Panginoon. Pinapanalangin ko rin po, Panginoon, ang internet connection ng bawat isa ay maging maayos, maging stable, Panginoon, upang ang mga tagapakinig ay maging maayos po at makuha po nila yung mga impormasyon at ang iyong salita ng maayos, O Diyos. At patuloy ko rin pong pinapanalangin na pangunahan niyo po ang bawat isa magmula po doon sa mga audio men, doon sa video men, Panginoon, at kami mga host ay patuloy po na bigyan niyo po kami ng extra na wisdom, Panginoon, habang ginagampanan po namin ang aming mga ministries, O Diyos. At pinapanalangin din po namin, Panginoon, na patuloy niyo pong pangunahan ng aming bansa, na pinapangunahan po ng aming mahal na presidente na si Presidente Rodrigo Roa Duterte, Panginoon. Pinapanalangin po namin na patuloy niyo po siyang bigyan ng maayos na wisdom, Panginoon, upang mailid niya po ang aming bansa ng maayos, Panginoon. At pinapatuloy din namin pinapanalangin ang mga frontliners na patuloy niyo po na bigyan ng maayos na pangatawan ang mga kasundaluhan, nurses at doctors, Panginoon, ay patuloy niyo po silang bigyan ng maayos na immune system upang malabanan po nila yung virus na lumalaganap po ngayon, Panginoon. At patuloy po namin pinapanalangin ang bawat mamamayang Pilipino, lalong-lalo na po, Panginoon, yung mga naapektuhan ng mga previous na mga bagyo, Panginoon. Sila po ay nangangailangan po ng mga tulong, kagamitan, Panginoon, at pinilapit namin sila sa inyo na patuloy kayo mag-provide ng mga pangailangan po nila, Panginoon. At nawa itong dalawang programang ito, Panginoon, ay maging kaakibat nyo sa pagdidisiplina po ng mga mamayang Pilipino, O Diyos. Muli, pangunahan nyo kami sa natitirang oras, patawarin nyo po kami sa aming pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
All right. So again, ay magandang umaga po sa inyong lahat at magandang umaga sa aking mga nagagandahang mga co-host ngayon. At alam ko at marami tayong magandang tatalakayin ngayon. Tama nga 'yung sinabi ni Ma'am Baby, no? I-tag niyo na 'yung mga kaibigan po ninyo para at least may makuha po silang karagdagang impormasyon patungkol doon tulad nga ng napangako ko na naitutuloy natin 'yung discussion about doon sa benefits ng hindi na pag-iinom ng alak, 'di ba? Ayan nga 'yung dapat nating makuha at dapat nating malaman. Ano ba 'yung makukuha nating benepisyo pag tayo ay huminto na sa pag-iinom, no? Kadalasan kasi puro mga harmful effects na lang 'yung yung naririnig natin. Pero ano naman 'yung benefit kapag ikaw ay tumigil sa paninigarilyo or sa pag-iinom, no? Meron tayong mga tatalakayin po mamaya. At sana maitag nyo na po yung mga kaibigan at mga kamag-anakan ninyo na alam nyo na ganito yung klaseng bisyo nila. Diba? Tama po ba? Oo. Kaya sana ma-share nyo na itong link na ito habang umi-air. I mean, habang nandito pa lang tayo sa introduction ng ating programa, no? Para sa mga baguhan ng mga live viewers, no? Itong segment na ito ay dito natin ilalagay yung kapag Thursday, dito natin ilalagay yung mga guest natin, no? May mga guest tayo ng mga business nila na makakatulong sa kalusugan, pwede nating mailagay dito sa segment na ito Thursday. Pero pinag-uusapan natin talaga dito ay kadalasan is yung about sa hayop, no? Kaya nandito ang ating vet na si Doc Julie. Kung mayroon kayong katanungan, actually man pwede naman sila magtanong kung sakasakali. Pwede po ba? Pwede naman. Pwede pero naman. Actually may mga nagte-text din. May nagte-text na po sa inyo. Ayun, yun, maganda po. Pero yun nga kung sakasakali naman ito naman talagang segment na ito is about dun sa mga hayop, pwede po kayong magtanong dyan. Lagay nyo lang doon sa comment section box natin, no? Para at least matulungan kayo ng ating dalubhasang vet dito. Oh, kasi baka yung tanong ng isa, tanong din ng marami. Nasasagot ni Ma'am on air para alam na nila. Tama po yun. Okay? So, and then kung may katanungan din kayo patungkol dito sa i-discuss natin, pwede nyo na rin itanong. Okay? Lagay nyo lang doon sa comment section box natin. Okay? Para at least, sa abot ng aming makakaya, masagot namin, no? Kasi mahirap nga, sabi nga natin, iriris pa ba natin, lalabas pa ba tayo, tapos dadalhin natin yung mga alaga nating kung pwede naman online na consultation dito sa ating dalubhasang veterinarian, pwedeng-pwede na yun, di ba? Kaysa pupunta pa kayo ng clinic. No, medyo risky din talaga na kayo po ay lalabas lalong-lalo na kung kayo ay magko-commute. No? O medyo ngayon yung mga nakikita ko yung mga bus ngayon pambihira parang nasan yung pandemic, di ba? Parang halos magkakatabi na sa bus. Pero di ko alam kung nakikita talaga ng mga yan kung okay na ba yan kasi parang ang reason daw nung conductor is naka-face shield naman daw. naka-face shield naman daw eh. Kaya okay lang na magtabi or mask naman daw. Kasi talaga eh, may kita naman. Ay, kita naman talaga yan. Hindi naman nila pwedeng itago yan. Kapag public transport, hindi pwedeng may tint yan or may harang yung bintana. Opo. Diba? Nakikita naman din siguro ng mga enforcers yan. Pero yun nga, doble ingat lang. Mm-mm. Hanggat maaari, kaya nga tayo may mga ganitong klaseng programa, magko-consult kayo pag sa dental, no? Dun sa pagkain naman, dito naman sa patungkol sa hayop, pwedeng-pwede nyo na pong ikonsulta po dito online, no? Or on-air, I mean. Kaya ilagay nyo lang dyan sa comment section box po ninyo. Okay? So sana nagiging malaking tulong yung mga nabibigay naming impormasyon dito patungkol doon sa smoking, doon sa mga harmful effects at doon sa
sa benefits kapag sila ay tumigil na, no? Ilan na ba yung live viewers natin, ma'am? Meron na tayong 38 live viewers. Wow, 38 live viewers. Napakadaming bumabati ng Merry Christmas. Merry Christmas din po sa inyo. Merry Christmas din, no? Sabi eh, month daw ng gift giving. Totoo naman. Totoo naman po 'yon. Totoo naman talaga na month of Patunayan daw, patunayan. Patunayan. Taga dito lang 'yung nagsabi. At taga dito lang, malapit tabi-tabi natin. Ah, malapit-lapit lang. Malapit-lapit lang pala. Kaya madaling patunayan. Alright, so again, stay tuned in lang kayo dyan. At alam ko ay maraming-marami po kayo matututunan ngayong umaga pong ito. Okay, sige. Pero bago tayo dumako sa main discussion natin, i-review muna ni Ma'am Baby yung previous na question. And then ibibigay niya na yung question number one para po sa ating promo. Okay, so mag-review muna po tayo. Recap po ng question kahapon at ang sagot. So yung ang tanong ko po kung ano yung white color, hardest tissue at may compose siya ng calcium phosphate and hard rock mineral, yung part ng ating ngipin. Ano po yung part ng ating ngipin na meron nito, yung white color, tapos hardest tissue siya composed ng calcium phosphate and hard rock mineral. So enamel po ang sagot. And then number two, one of the causes of tooth sensitivity is exposure to hot and cold drinks. So totoo po yan, true ang sagot. And then number three, enamel erosion is caused by drinking of sodas or soft drinks at pagkain ng mga or pag-inom ng acid na may acid content. So true po ang sagot. Okay, so yan po yung sagot kahapon. So punta na po tayo sa question number one. Meron po ako ipapakita sa inyong video. Pakihulaan po kung ano po, pakisagutan kung anong klaseng exercise po ito. Okay, yan po. Ipapakita namin ito po yung nagpapalakas siya ng gluteal muscle or ng puwet. Ano pong exercise yan? Ano ba yung exercise na yan? Yan ba ay monkey kick or donkey kick or horsey kick? Yan. Okay? Ano pong exercise yon? Thank you! Ayun, maraming salamat po, Ma'am Baby. At napakaganda ng tinalakay natin ngayon kahapon, kasama po natin si Ma'am Leslie Karangian, ang ating physical therapist, no? Eh talagang marami ding nagpasalamat doon sa comment section box natin kahapon, ni-review ko po. At marami daw silang natutunan, no? Eh tulad nga nasabi ko, kinakailangan talaga 'to, lalong-lalo na doon sa mga office work. Tapos yung mga tellers, bank tellers, kailangan nyo po talaga to. Prone po talaga kayo sa low back, mechanical low back pain. Yun ang sinasabi ni Ma'am Leslie. Iba yung low back pain sa mechanical low back pain, no? Ang low back pain kasi pwedeng disease yan, cause ng kung anumang sakit. Pero ang mechanical is bunga po niyan ng mga wrong posture natin, no? Yung mga mga bunga ng wrong posture natin sa ating pag-upo, paghiga, yung mga araw-araw nating ginagawa, no? Minsan talaga pina-practice ko din yung pagbangon sa umaga, hindi na talaga yung diretsong ganun, sabi nga ni Ma'am Leslie, kailangan tumagilid muna, tapos lagyan ng braso. Diba? Ginagawa ko din yan, sir. Oo. Masa kailangan may practice, diba? Oo, po, maganda may practice talaga eh. Oo. Maganda ma-i-practice talaga. May sumagot kasing horsey kick kayo na tatawa. May sumagot talaga. Pati yung ating ng operator na tatawa. may sumagot talaga. Mukha bang horsey kick po yun? Kung titignan naman kasi talaga natin. Mukha kami kasi sa sagot. Hindi ko alam kung nagjijoke yung sumagot. Baka namang lang. Kaso pag nag-joke lang yun, yun ay sagot niya. Sagot niya na yun. Hindi kasi kung kailangan tayo mag-ano yung sagot. Hindi, mama, natawa. Hindi kasi kung gusto ko lang i-ano yung ilaw, medyo sumasama pakiramdam ko. Oo. Kasi kung yun naman yung ano niya, kung yun yung sagot niya, wala na, hindi na siya pwede magbago. Sayang naman. Sayang po yung kung biro po yun. Sayang.
Hindi na po pwedeng ma-retract. Okay, kasi kung ano yung unang sagot eh, yun ang patakaran natin dyan sa ating promo. Kung ano yung unang sagot, yun na yun. Hindi nanood. Oo. Or baka ngayon nga, nagbibiro, nagbibigay kasiyahan lamang po. Yan naman po yan. Ganda naman ha, bigyan kami ng kasiyahan, di ba? Yun naman ano natin dyan. Nakakatawa naman yun. At least yun yung nakuha niyang ano. Oo. So again, maganda yung mga natututunan natin lalong-lalo na doon sa ano sa mechanical low back pain, 'di ba? At sana mai-practice niyo po 'yan lalong-lalo na po kapag may mga kaibigan kayong mga call center agents, bank tellers, drivers, no? Pwedeng maano, pwede niyo pong maiunat-unat yung mga likuran at para magkaroon ng malakas na ano na core muscle. Alright, so sige, magdi-discuss na po tayo patungkol nga doon ang tatalakayan natin is all about the benefits of not drinking alcohol. Okay, yan naman po yan. Ano ba yung makukuha nating benepisyo patungkol doon sa pagkunyari hindi na tayo nag-inom? Ano ba yung makukuha nating benefit sa ating pangangatawan, no? Yan ang mga una po dapat nating makita at matutunan, no? At sige, punta na po tayo. Number one na makukuha po nating benefit is what? You might dodge accidents. Okay? Yan po yan. So you might dodge accident. Tunay naman nga po, 'di ba? Tunay naman po talagang tamang-tama naman talaga yan na pwede talaga maiiwasan talaga yung aksidente sa daan, no? Tulad nga sabi dito, alcohol plays a role in at least half of all serious trauma, injuries and death from burns, drowning and homicide, no? It's also involved in 4 out of 10 fatal falls and traffic crashes as well as suicides, no? So those are the things na talagang maiiwasan, lalong-lalo na po ito sa mga nagmomotor, no, na mga malakas ang loob na akala nila kayang-kaya nila kapag nakainom pa sila. Minsan ganun talaga ang nangyayari. Kaya ko to. Walang problema dito, kaya ko to, Brad, no? Kaya ko pang umuwi, magda-drive pa ako, no? Ang bunga po niyan, tulad nga nasabi ko, nagkakaroon tayo ng hindi magandang pag-iisip kapag nandyan po tayo sa pag-lango po tayo sa pag-iinom or sa alcohol. Hindi nga magandang epektos diyan sa ating utak, eh. No, so those are the things na pwede nyo pong ma-consider, no? You might dodge accident. Mayroon nga alam ko, I think Viluna po 'yun. Yung kapag yung sundalo na aksidente, bunga ng pag-inom, no? Hindi yata sagot ng hospital. No, pag yun ha, pag na ang nalaman na cause ng accident niya, syempre madami kasi diyan . Marami kasi po diyan. May kita nyo po sa orthopedic ward po nila, no? May mga bakal-bakal na ganyan. Tapos ang reason is, yun nga, motor accident, no? Motor accident. And then, bakit nagkaroon ng motor accident? Dahil nga doon sa lasing nung nangyari. So, I think it nag-a-apply pa rin yun yung hindi sasagutin yung parang gastos kapag yun ang cause, no? Yun yung cause nung meron nagkakaroon ng further investigation kasi maraming nangyayaring ganun tama naman nga po kasi nga hindi naging responsableng driver, kumbaga nag-drive pa rin, nakainom. And yet, kapag sumemplang, libre naman to. Oo. Parang gano'n, nagkakaroon tuloy ng lakas ng loob na ano man ang mangyari, libre naman. So, again, sana ma-apply yun sa mga sa mga ibang hospitals din, no? Pagaya ng sanhi, para at least magkaroon sila ng... Matuto. Kasi nga, kapag walang klaseng ganito, wala silang tawag nito kinakatakutan na patuloy pa rin ng ganyan, patuloy pa rin ng kanilang pag-iinom,
although na alam naman nila'y kahihinatnan. Okay? Number one po na benefit po yan, you might dodge accident. Although, syempre, accident nga eh. Kaya nga sabi dyan, you might. Okay? Merong percentage na maiiwasan mo. Syempre, nasa ano ka na eh. Proper na ano ka na eh, pag-iisip. No, yung alertness mo, iba yung ano. Kasi kapag ikaw ay nakainom, yung alertness, parang ang bagal. Alam mo, parang mabilis ka. Alam sa iyo, sa ano mo, sa iyong pakiramdam, parang mabilis ka. Pero yung galaw mo, mabagal na. Yung reflex, mabagal na. Yung paggalaw, mabagal na. Okay? So, yan po yan. Yan yung isa sa mga benefit. Okay? Number two benefit is your heart gets healthier. Yan. Okay? Your heart gets healthier. Quitting may lower your blood pressure, levels of fat called triglycerides, and chance of heart failure. Yun. Napakaganda po nitong... Diyan pa lang, bawing-bawi na. Yes, no? Tama. Bawing-bawi na talaga. Mm-hmm. Pag tumigil ka, heart gets healthier. Oh. Diba? Pambihira. Kung hindi mo ba naman talaga itigil yung pag-iinom mo na yan, mm-hmm, talagang ang ganda po ng magiging resulta. Yung blood pressure, kunyari, alam ko, nararamdaman to talaga ng mga manginginom. Oh. Sigurado po ito, nararamdaman po nila na parang nahihirapan sila minsan huminga, naninikip yung dibdib nila, mm-hmm, bunga po yun ng mataas po na blood pressure po ninyo. Mm-hmm. Diba? Bunga po talaga yan. Tulad nga na sinasabi nga dito, kasi nga, mataas yung triglycerides. Mm-hmm. So, malaking tulong po ito, magandang benefit po ito para po sa inyo na manginginom po dyan. Gaganda po yung puso po ninyo, no? And triglycerides nga po, na-discuss din po ng ating nutritionist at ng alam ko na-discuss ko na rin to before dun sa ano, yung mga triglycerides na yan. Ito yung mga parang nagiging ano eh, ito yung sa mga blood vessels natin, ito yung nagko-cause ng mga clotting or mga cholesterol po na yan. So malaking tulong po ito kapag huminto po kayo sa pag-iinom po ninyo, bababa yung triglycerides. Okay? So maging challenge sa mga manginginom, no? Kasi kung alam niyo na tumataas yung blood pressure ninyo and then inom pa rin kayo ng inom, stop na lang kasi nga ito nga, quitting may lower your blood pressure. Okay, at least meron pa bang ibang makadahilanan kung ba't mataas yung blood pressure mo? At least yung alcohol, matatanggal na. Kung meron pang cause, and then tingnan natin ulit kung ano pa yung mga ibang cause ng pagtaas mo. Kasi nga, tulad sa pag-iinom, hindi naman nawawala dyan yung sinasabi nilang pulutan. Mm-hmm. Diba? Nandyan yung parang, nandyan yung iyahahin sa yung sisig. Mm-hmm. Yan pa naman yung mga gusto nilang mga pulutan mga dyan eh. Kilawin, chicharon. Yan yung mga ilalagay nila dyan. Isasama talaga nila yan dyan, no? Nandyan na rin yung mga chicheria, which is salty foods po yung mga yan. So, yung sodium content, which is magpapataas talaga ng blood pressure niyan, no? Saka yung fats. Yes, yung fat kinain. Content. So, yan yung mga kadalasan, yung mga chicharon na, yung chicharong bituka, yan yung ilalagay talaga nila, isasaw-saw nila sa suka. And then, alam niyo yun, magpapataas talaga yun ng ano, yun nga, hindi naman yan kalakip na ano lang, bihira lang siguro yung gano'n, yung parang walang pulutan. Feeling ko, bihira lang yun, parang walang, nagiinom ng walang pulutan, no? Pero minsan may masasaya na sa gano'n eh, no? walang pulutan, talagang ano lang. Beer lang, tapos ano lang. So, challenge ito sa mga manginginom na pag kayo po ay huminto, ang blood pressure po ninyo ay pwedeng bumaba. No? Isa yan sa mga factor po na yan. Next po natin, ano pa isang benefit natin? Your liver may heal. Alright, so ayan, sinasabi po natin, your liver's job is to filter toxins and alcohol, is toxic to your cells. So again, yung sinasabi nga natin dito, yung liver nga natin, ang job talaga nito is filter ito eh.
Diba? So, and also, the good news, your liver can repair itself and even regenerate. Pero ang nangyayari nga lang ito eh, ito yung misconception talaga ng nakararami. So, sabi nila, eh, magre-regenerate naman yan, okay naman pala, yung liver ko ay babalik pa rin pala. Again, ang liver, syempre, yung pinakita ko nung last time, di ba, maayos yung liver, pero yung sinasabi yung sa may kabila, although nagre-regenerate, eh parang nagkakaroon ng hindi maayos na rin yung itsura. May damage na. May damage pa rin. Although nagkaroon ng ano, ng regenerate, hindi pa rin siya ganun na mag, function normally. Normal. Kasi nga, mantakin nyo, may pinagbago pa rin eh. Although nag-regenerate, may pinagbago pa rin. Oo. Kumpara doon sa healthy at yung doon sa unhealthy liver. No, parang kumapal nga siya eh. Based dun sa explanation is parang nagkaroon ng parang kalyo. Oo. Yun, parang nagkaroon ng kalyo, nagkaroon ng parang yan yung nangyari doon sa liver na damage. So, again, kasi nga nagre-regenerate eh, na damage, regenerate. Damage, regenerate. So, anong nangyari? Parang yung liver natin, imbis na yung normal function niya pa yung mangyayari is nahihirapan din. Okay, mantakin niyo po 'yun. Talagang yung sinasabi kong alcohol content na binigay ko last time is yung 151 eh, 'di ba? So again, napakamalaking damage po talaga 'yung maidudulot po niyan sa ating pangangatawan. So huwag niyo pong iisipin na mag-heal naman eh. Again, the damage pa rin po siya. Okay? Kaya nga sinasabi nga, nahi-heal. Ibig sabihin kapag nag-heal, may nangyaring hindi maganda doon sa liver. Okay, so again, ito nga sinasabi ko sa inyo, may sinabi din dyan sa slide na yan na yung alcohol is a toxic to your cells. So again, kapag kinontinue po rin yan, yung pag-iinom po ninyo, ang alcohol content na yan, pwedeng makadamage or magbigay toxic doon sa mga cells po natin. Okay? So again, isa po ito sa mga maging challenge po sa inyo na itigil nyo na po yung pag-iinom po ninyo. Again, yung liver po natin, bigyan po natin ng kapahingahan. Bigyan po natin ng kapahingahan yung ating liver na mag-generate naman at maisaayos, no? Yan naman po ang ating gawin. Okay, next. Isa sa mga benefit is you might drop pounds. Okay, so again, kung gusto nyo naman po, kayo po ay magpapayat or magpapayat or mag-lose ng weight. Sabi nga dito, a glass of regular beer has about 150 calories. And a serving of wine has about 120, no? So, yun siya sa per glass lamang po yan, no? Per glass ilan yun? Parang 250 ml, no? Yun po yung nako, parang hindi yata uso sa kanila yung ano na yun. Ang labanan nito is per liter eh, no? Per liter ang labanan po dito sa mga manginginom po na ito kapag sa mga beer, parang paramihan ng mga case po yan, no? So on top of those mostly empty calories, alcohol ramps up your appetite. So mas lalo ka pa niyang bibigyan ng appetite sa pagkain. Kaya makikita niyo po yung mga manginginom, so, 'di ba? Talagang minsan after niyan mag-inom, maghahanap yan ng pagkain, maghahanap yan ng rice para kainin. Sabi nga dito, it makes you more impulsive. Ibig sabihin talagang kakain ka ng kakain. So again, kaya nga nagkakaroon siya sabi na parang yung beer belly nga daw, no? Yung sabi nga dito is kung gusto niyo pong bumaba ang timbang ninyo, ay alam niyo naman ang kalakip ng pagtaas ng timbang ay obesity, 'di ba? Alam niyo naman pag dumating na kayo sa pagiging obese, marami na pong kalakip na mga sakit po 'yan. Marami na pong karugtong na sakit 'yan. Bakit ka naging obese? 'Di ba? Meron nandiyan na papasok na si diabetes, papasok na si hypertension, papasok na yung mga kasi nga pag ganyan, pag tumaas na yung timbang mo, hirap ka na gumalaw, tapos yung heart rate mo pa
tataas, yung blood pressure mo pa tataas, parang konting galaw mo lang, parang pagod ka na, hapong-hapo ka na. So, mas maigi na lang, nauupo ka na lang. Again, papasok na yung sedentary lifestyle, 'di ba? Hindi na ganoon kaayos exercise, yung pag-exercise natin, daily routine natin, parang hihiga ka na lang kasi nga hirap ka na eh. 'Di ba? Bantakin niyo po 'yun, kalaki po 'yan ng kadugtong-dugtong na po 'yan, no? Dugtong-dugtong na po 'yan na pwedeng mangyari sa inyong katawan, no? Kaya sana itong mga binibigay ko ng mga benefit ng pag-inom ng alak magbigay challenge sa mga manginginom diyan. Minsan babae, kahit babae, may malakas pa mag-inom dun sa asawang lalaki, you know? May ganun eh. Oo. May ganun talaga. Tulad nga ng sabi ko nung pinag-aaralan natin tong alcohol. May kanya-kanyang pace kung kailan tatama yung kailan tatama yung alcohol. May kanya-kanyang paces po yan. Kaya nga sinasabi nila, bakit ang bilis mo namang tamaan? Bakit ang bilis mo namang malasing? No? So, yan po ay yan lamang po isa sa mga benefit, no? Nakabigay na po ako, I think apat na benefit na, no? So, next po natin, lower cancer risk. Yan. So, again, no, napakaganda po ng mga binibigay ko pong mga actually madaming benefit eh. Binigay ko lang yung mga major benefit talaga na makukuha natin. Lower cancer risk. Okay, so it clears that alcohol and heavy drinking in particular can up your chances of several types of cancer. Okay, including in your esophagus, which is your food pipe po natin, no? Mouth, throat, and breast. Okay, so those are the parts of the body na prone sa cancer kapag kayo po ay nag-iinom. Lalong-lalo na po, kaya nga inuna po dyan yung esophagus. Kasi nga po, yan po yung daluyan. Daluyan nung tawag nito, alak. Burning, magkakaroon po kayo ng burning sensation niya. Parang yung sinasabi nyo nga, uy, grabe yung hagod. Diba? May ganun po eh. Uy, grabe, naramdaman ko talaga. Ayun, that's a term. Gumuguhit. Yan, yung sinasabi na, gumuguhit daw yung alak. May mantakin nyo, gumuguhit ang mula dito hanggang doon sa stomach ninyo. Nararamdaman nyo yan. Kapag walang laman yung chan po ninyo, mararamdaman nyo talaga yan. Lalo na pag yung ano lang, yung sinasabi ng gin pikit. ang chaser po is pikit lang. Pagkainom, pikit na lang siyang ganun. Wala rin tubig eh. Wala rin ano. Yun ang sinasabi ng gin pikit daw. O, diba? Pagkainom, ayun na. Oh, kaya siya sabi nila, mapapapikit. Yun yung chaser nila. Pikit lang. Oh, pipikit lang sila. Wala rin to. Maitawid lang talaga yung craving sa alak. Di ba? Iinumin nila yung gin nang walang, wala man lang alam ko, ang 40% or 50% alcohol content yata ay ng gin eh. Ang taas po niyan. Kaya nga, di ba, lumiliyan. Pambilat, diba, pamantakin nyo po yung lumiliyab and then ilalagay nyo po doon sa ano po ninyo, katawan po ninyo. Kaya nga sabi ko, lower cancer risk, no? Yan po yan. So, again, napakalaking tulong at napakalaking ano po nito, napakalaking benepisyo po nito. Kaya nga sinasabi ko na, kaya pag kayo po ay nag-iinom, huwag po kayo magtataka, bakit kaya ako nagkaroon ng cancer sa dito? Okay naman ako ah. Ay, wala namang ano, 'di ba? Wala naman, ito pa sasabihin nila, wala naman sa lahi namin yung ano, cancer. 'Di ba? Yun nga eh. Ang nangyari naman, inabuso yung katawan na yun nga sinasabi. Yung hindi dapat na mapunta doon sa katawan ay inilalagay natin. No, tulad nga nung alcohol, usok, wala naman dapat sa loob ng ating ng katawan natin yung mga yan eh. 'Di ba? Pero nilalagay natin. Kaya nga siya, yun nga yung kaya tayo nagkakaroon ng cancer, no? Kaya please, no, hangga't maaari ay iwasan niyo po ito, no? Parang yun nga, nilalagay niyo na talaga yung kalagayan po ninyo doon sa
sa hindi magandang kalagayan. Tulad nga nasabi ko, kung gusto nyo pa na humaba ang inyong buhay, kung gusto nyo pa na talagang makapiling, yung, lalo na yung mga tatay na maliliit pa yung mga anak, no? Maliliit pa yung mga anak at gusto pa nila, sabi nila, gusto pa makita na lumaki to. Eh, paano mo makikita ang lalaki? Eh, yan nga, nagiinom-inom, bisyo ka pa din, no? Oh. Nandiyan pa rin yung bisyo mo. Eh, alam ko meron ako nabasang article before doon sa paninigarilyo na one stick is parang may minute na nababawas na agad sa buhay mo. Di ba? Mantakin niyo po yun. Yung sa stick, parang may minutes na nababawas sa buhay mo. Eh, patuloy pa rin. Di ba? So, again, kaya nga dinidiscuss po natin itong mga ganitong klaseng talakayin. Okay? So, another benefit na makukuha po natin is you'll sleep better. Ayan. Not drinking po ito, ha. Take note, not drinking. Eh, ang kadalasan ng sinasabi ng mga tao, iinom ako para? Makatulog. Para makatulog, gumanda ang tulog. Yan ang kasabihan lagi ng manginginom. Pampatulog ko lang to. Isang shot lang, isang beer lang, di ako makatulog eh. Eh, ito nga eh. Ang nangyayari, tignan nyo, it disrupts the important REM. Ano yung REM? Rapid eye movement. No, yan po yung ibig sabihin ng REM. Stage of sleep and may interfere with your breathing. Yan po ang dulot ng alcohol sa inyong ano. And sabi nga dito, you may also need to get up more often to pee para umihi. Tama po ba 'yon? Kasi nga 'di ba, ang manginginom talaga, ang beer ay diuretic. Diuretic po 'yan, ibig sabihin yan po ay mag-kukos ng padalas na pag-ihi. So, paano ka makakatulog ng maayos sa gabi? Eh, bangon ka ng bangon. Ayan na naman. Kaya nga may nagsasabi na ang sakit ng ulo, may hangover pa. Ano ba yung sinasabi? Kaya nga yung sinasabi nga nila na bakit daw pampasarap daw ng tulog ang pag-iinom, di ba? Eh, pag-gising mo, ang sakit ng ulo. Tapos parang binibiyak yung ulo, 'di ba? So mali yung kaisipan nila, yes, na pag uminom ng alak eh makakatulog ka ng maayos. Oo. Hindi po totoo. Hindi talaga. Hindi talaga totoo 'yun, kasi nga ang isa sa mga ang benefit para makatulog ka ng mahimbing, itigil. Oo, yun pala. Itigil yung ano, itigil yung pag iinom ng alcohol. Eh yun nga ang ginagawa nga nila, ang kaisipan nila, iinom ako para makatulog ng maayos. Eh, ang mangyayari nun, bangon ka na naman, kasi naiihi ka na naman eh. Mamaya, babangon ka na naman. Eh, di putol-putol yung tulog mo. Di ba? So, pag bagisi mo, parang ang sakit ng ulo ko, parang hindi ako nakatulog ng maayos. Kasi nga, da bunga yun nung inyong, palusot nyo lamang yun. Actually, palusot lamang talaga ng manginginom yan. Gusto niya lang talagang uminom. Yun yan. Kaya nga ngayon, kinukonsente ng ano, kinukonsente ng asawa, kinukonsente ng mga magulang. Ayoko kasi kailangan niya talaga yan eh. Oo, kailangan niya talaga yan kasi pagod sa trabaho yan. Kailangan niya makatulog yan eh. Ayan na lang kasi talaga yung kapahingahan niya. Ay naku, talaga mamamahinga talaga siya ng tuluyan. No? May pupuntahan talaga yung kapahingahan niya pag tinuloy-tuloy at kinonsente niyo po yung mga ganun klaseng gawain. No? Eh, mismong magulang, pag yung anak nagiinom, ay, hindi, yaan mo na, pampaano yan, pampatulog niya yan, marerelax siya. Eh, ito na nga po, kaya nga po tayo may gantong klaseng talakayin, eh, para mabigyan po sila ng kaalaman na hindi nga sila makatulog ng maayos. Okay? Sige, next natin, sana nakuha niyo po yun. You'll get sick less. Yan. Okay, so, hindi sickness na ano ah, yung baka kasi yung walang sakit, okay? Yung talagang malo-lower yung risk natin sa ating sa mga sakit, yung mga common flu. Yan po yan, yung mga ubo, sipon, yan. So, even just one bout of drinking too much may weaken your body's germ-fighting capability for up to 24 hours. One bout? Ano bang yun? Parang isang one glass? Oh, one glass of drinking, no? So, it can weaken your immune system for ilang hours? 24 hours. Mantakin nyo po yun. Eh, exposed ka sa labas, exposed tayo. Lalong-lalo na po ngayon, no? Na merong virus na lumalaganap ngayon.
And yet, patuloy pa rin yung iba na nagiinom, papuslit-puslit dyan sa mga kalsada na nagiinom. Naalala ko dati yung ano yung nagkaroon ng alcohol ban, kung ano-anong kapamaraanan ang ginagawa para lang maipuslit yung mga alcohol na yan, inilalagay sa kabaong, inilalagay doon sa gardenya na truck para lang maipuslit, no, yung mga ganong klaseng ano. And yet ang gobyerno sinasabi na palakasin ang immune system, palakasin ang immune system. Ang mga doctors magsasabi, immune system kailangan natin malakas. And then ito kulang kasi sa edukasyon, kulang sa impormasyon yung mga tao na kapag ininom nila yung pang nagpatuloy sila sa pag-iinom, bumabagsak yung immune system. Magugulat sila ngayon, uy, bakit ano, nagpositive ako, bakit ganito? Nagba-vitamins naman ako, ah. Yun ang ano nila, yun ang rason. Okay naman ako, nagbabitamins naman ako. I-check nyo po yung lifestyle. Sabi, ininom ko na nga yung alcohol. Oo nga. Mayim na ko, madami pong ganyan. Hinugas, pinanghilamos ko na nga eh. Pinanghilamos, pinangbanlaw ko pa yung alcohol. Bakit ganun? Nagkaroon pa rin ako ng ganitong klase. Yun nga. Again, hindi po natin ginagawang ano to eh. Yung information talaga nagkukulang talaga sa tao. Okay? So again, sana nakuha niyo po yan, you'll get sick less. Okay. Lower your blood pressure. I think na natalakay ko na rin to kanina. If you drink a lot and your blood pressure is too high, you might be able to bring your numbers back down to normal by doing one simple thing: giving up alcohol. Okay? If you want to lower your blood pressure, yung mga risk factor po kasi ito eh. If you are a alcohol drinker, at risk ka na po sa high blood pressure. Huwag ka nang magtaka na bakit tumaas yung blood pressure mo. Okay? Huwag ka nang magtaka na tumataas ang presyon mo dahil doon yun sa alcohol. Okay? So those are the things. Next is clear your brain. Okay, clear your brain. I think this is the last one, no? Alcohol dependence can make it harder to think or remember things. Okay, over time, heavy drinking can cloud your perception of distances and volumes, or slow and impairs your motor skills. Okay, so those are the things na talaga pag ikaw ay nag-stop ng alcohol drinking, gaganda yung takbo ng inyong utak. Kasi nga, ito ay number one dyan. Number one na naapektuhan talaga sa atin sa alcohol drinking natin is yung brain po natin. Okay, tulad nga nung binigay ko last time na parang clip, no, na nagkakaroon tayo ng irreversible damage sa ating brain. No? 30 years old, nandyan pa rin yung pwede tayo talaga magkaroon ng irreversible damage sa ating utak. No, bunga ng alcohol. Nagde-develop pa kasi yan during that age. Nandyan yung parang nagkakaroon pa rin ng development yung brain po natin. And then, dyan sa mga stages na yan, nagkakaroon ka na ng alcohol drinking, lango ka na sa alak, 20 anyos ka pa lang. No? Yan ang huwag ka nang magulat kapag tanda mo, nagkakaroon ka ng lack coordination sa mga ano mo, sa mga kamay mo, nagkakaroon hindi magandang pag-iisip, slow ka mag-isip. So, huwag ka nang magulat kasi nga bunga 'yon nung alcohol drinking. Okay? Yan. So, muli ay sana marami kayong natutunan at yung mga tulad ng nasabi ko, marami pa pong benefit ang makukuha natin kapag kayo po ay itinigil nyo ang pag-iinom ng alak, no? Pero, binigay ko lamang yung major na benefit para at least, makita po ninyo talaga tawag nito. Magiging challenge talaga ito sa mga manonood na itigil ang pag-iinom ng alak. No? Sige, bago tayo dumako sa mga question, kung meron man ay ibibigay na po ni Ma'am Baby muna yung second question natin para sa ating promo. Okay, question number 2 po. Sabi ho ni Ma'am Leslie kahapon, asagutin niyo lamang po kung true or false. Huwag magpigil ng hininga habang nag-exercise. Dapat bibilang ng malakas kasi kapag nagbibilang ka, ibig sabihin humihinga ka. Okay, so
Huwag magpigil ng hininga habang nag-e-exercise. Dapat bibilang ng malakas. Kasi kapag nagbibilang ka ng malakas, ibig sabihin, humihinga ka. So, yan ba ay true or false? Okay, thank you. Ayun. So, napakagandang question po noon at magandang reminder sa mga nagbubuhat. Minsan kasi talaga, pag pinipigil. Pag talagang mabibigat na yung binubuhat, nandyan na yung pagpigil. Actually nga, yung simpleng wala pa akong binubuhat nun, ha? Eh napipigilan ko na rin huminga eh. Improper eh. Improper yung ginagawa ko, improper yung nagagawang mga yung posture. So ipinipihit kasi natin sa iba. Kaya nga nagkakaroon tayo ng pagpigil ng paghinga. Pero yun nga, masama po yun. Hindi po maganda yun na ma-practice po natin. Okay? Mayroon ba tayong mga question, ma'am? Meron, sir. Meron tanong dito. At ang question ay galing kay Ma'am Sheila Jaramillo. Ayun, Ma'am Sir Sheila. Conrad, ask ko lang yung ladies drink po or pang social drinks ng mga pambabae, may bad effect din po ba yan? Yes, ma'am. Very... Opo. Actually, yan nga po talaga yung ano eh. Yan nga po talaga yung matataas ang alcohol content. Oo. Kung tutuusin niyo po, yan po talaga. Maganda yung panlasa. Oh, maganda. Maganda yung lasa. Kasi nga, parang juice lang. Oh, parang juice. Pero yung nalagay po yan, halo-halo po yan actually. Halo-halo po na nilalagay ng mga alak po yan. No? Meron dyan yung mga hard, nilalagay na kung ano-ano yan. So, yung alcohol content po niyan ay mataas. Pero, oo. Pero, masarap inumin. Flavored siguro. Flavored kasi yan, ma'am. Kaya nga siya sabi, ladies drink. Oo. Okay? Kapag ininom mo, para ka lang uminom ng juice. Pero later on, habang tumatagal, syempre, inom ka ng inom eh. Kasi masarap eh. Inom ka ng inom and then, doon pumapasok yung alcohol content na biglang malakas yung tama. So, ma'am, hindi po ano yan. Ang taas pa rin po ng alcohol content po niyan. Okay? So, yan yung minsan yan nga yung minsan sinasabi ng parang sinasabi na traidor. No, traidor na inumin. Kasi nga later on ka tatamaan after mong magsaya, after mong magano, later on ka babawian kasi nga tuloy-tuloy yung inum mo. Unlike nung mga hard drink na pure talaga na hindi siya ladies drink, parang isang sip ka lang muna and then mamaya-maya ulit. Mamaya mga after ilang minutes na naman, isang sip ka na naman ulit. Ganoon ulit niya, mamaya-maya ulit, no? Yung ladies drink, ang ginagawa po niya, inom ka ng inom. Kasi nga masarap at mahal pa, no? Mahal po yung mga yan. Mahal po yung mga ladies drink po na yan. Actually, dapat nasama ko pala yan, hindi ko na ano. Another benefit na pwede po natin pag nagtigil po kayo is malaki po yung masisave po ninyo na pera. Ayan po talaga yun. Malaking saving po talaga yan. Mantakin nyo po ngayon na tinaasan po ng gobyerno yung tax po. Tax ba yun? Yung nilalagay po nila dyan, no? Ang laki po nung ano, patong. Nung sa isang stick, mantakin nyo po, 10 piso. Ang isang beer ngayon yata, nasa, hindi ko na alam kung magkano yung mga ganyan. Pero again, mantakin nyo na. Masisave nyo. Kung araw-araw po kayo gumagawa ng ganun, Try nyo lang computein, no? Doon kayo sa mga ano ko, sa mga ano nyo dyan, ipatry nyo computein yung ano nyo, yung masisave kapag yung asawa mo, daddy, tignan mo nga kung ilan yung maano mo, masisave mo kapag naghinto ka manigarilyo. Yan, kung ilang pakete ka ba per day? O, sabihin niya, dalawang pakete. Magkano isang pakete? Okay, sige. Sabihin niya, isang daang isa. So, 200 per day. Mantakin niyo po yung 200 per day. And then, tignan niyo po sa isang kasama yan, Linggo eh. Okay? Wala naman pong rest day yan. Walang rest day yung ano. Walang rest day yung paninigarilyo na yan. So, 200 times 7. Ilan po yun? 200 times 7. 1,400. Oh, 1,400. Oh, sa sigarilyo pa lamang po 'yun nag-aalak pa. Oh, 'di ba? I-try niyo lang i-realize niyo po sa inyong mga kasamahan sa bahay kung ano po yung masisave po nila
kapag tinanggal po nila yung ganyan, no? Yung isa sa mga realization po dapat nila makuha, yung saving na makukuha po nila kapag sila po ay ano, sila po ay tinigil po nila yung ganyang klaseng bisyo. Meron pa bang question, ma'am? Sir, wala na. Wala na. Okay, so again, mukhang marami po silang napulot doon sa diniscuss ko ngayon. At sana, na-realize nyo po talaga yung benefit na kapag kayo po ay hindi na nagiinom ng alak. Ano? So, sige, bigyan na natin question number 3 bago po tayo magtapos. Okay, so question number 3 po. The number one rule before doing the exercise is to engage your core or pelvic tilt or mag-pelvic tilt. Okay, so the number one rule before doing the exercises is to engage your core or pelvic tilt, true or false. Thank you. Ayun, maraming salamat po. At totoo nga po talaga yun sinabi ni Ma'am Baby kanina na yung pelvic tilt ay dapat gawin talaga. Okay? Bago kasi na-try ko eh, tinry ko yung mga exercises. Kapag hindi ka naka-pelvic tilt, ang bunga po noon ay mechanical ulit, mechanical low back pain. Ang ginagamot nga natin is mechanical low back pain. Eh nangyari naman doon sa paggawa mo ng exercises na 'yon, nagkaroon ka ng mechanical low back pain. Ang pangit naman noon, iba 'yung naging bunga no nung ano. Kaya nga next Wednesday sana meron po akong mga makita na ginagawa 'yung mga exercises diyan. Mag-send po kayo ng video sa atin para at least ma-review natin kung tama po ba, no? At sana ay maano niyo po yan, makapag-send po kayo ng video. Alright, so muli, inabot tayo ng ating oras at alam ko ay sana naging blessing ulit yung mga nabigay nating impormasyon para po sa inyo at sana nagsilbing hamon ito sa mga manginginom dyan na itigil nyo na. Unang-una, saving ng money, less accident, no? Malaking bagay po yung mga ganun kung marirealize nyo po para po sa inyong pamilya. Okay, kung lalong-lalo na kung ikaw ay pamilyadong tao na, please, no, itigil mo na yung bisyo mo na yan. Okay, walang pupuntahan. Okay, walang pupuntahan yung mga bisyo na yan kundi sisirain lang ang iyong katawan. Okay, ang talagang mamroblema niyan is yung mga kamag-anakan mo. Bakit? Later on, nasa hospital ka, aalagaan ka, ikaw yung bibigyan ng ganito. So, imbis na maiwasan yung mga ganong klaseng pangyayari, please, itigil nyo na. Itigil nyo na yung mga bisyo po na yan. Alright, so again, bago tayo magtapos, may huling pabati ang aking mga co-host po dito. Gusto ko lang pagpasalamat dahil right timing kasi alam naman natin itong month na to. Nandiyan yung sunod-sunod ang handaan, ang inuman. Pero sana nakatulong itong programa na ito para maano kayo, ma-remind na ang magagawa ng alak sa ating katawan. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nandito yung programa na to na alam ko magiging malaking tulong to para maging aware tayo na hindi kailangan yung magpakasaya tayo pero sisirain naman ang ating pangangatawan. Yun lang po at magkita-kita po tayo bukas. Maraming po salamat. Maraming salamat pong muli sa inyo pong panonood sa amin. Nawa naging hamon po sa lahat, lalo na yung mga may bisyo pa dyan. Ngayon pa lamang po, itigil nyo na dahil napakadami pong benepisyo na maidudulot po sa inyo. Okay, so maraming salamat po at binabati ko na rin ang ating live viewer ngayon. Nandito sa ating studio si Ma'am Genesis. Yan. Wow. Hello ma'am, maraming salamat sa iyong pag-attend sa aming show ngayong umaga. Yan, maraming salamat po. At muli, maraming salamat din sa inyo na mga kapatiran po namin na nanood po ngayon. Meron ako mga nakitang bagong mga viewers. Sana po magtuloy-tuloy po kayong manood dahil pare-pareho tayong matututo sa ganitong programa. Okay, so see you po again tomorrow, same time.
Yun lamang po at maraming salamat. Ayun, maraming salamat po muli sa patuloy na pagsubaybay dito sa programang Impormasyon Pangkalusugan. At dudugtungan ko lang sinabi ni Doc Julie kanina yung about sa kasiyahan. Maraming ways na pwede po tayong magsaya ng walang alak. Okay? Yan ang kadalasan na sinasabi, karagdagang saya. No, yan ang sinasabi na karagdagang saya, gusto ko lang magsaya, kaya kailangan may alak. No, maraming pwedeng gawin, no, na walang kasamang alak na magsasaya ka pa rin. Okay? So again, muli ay sana itong programang ito ay nakatulong po sa inyo at naging blessing po muli kami para po sa inyo. Okay, muli, wag po kayong aalis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.